Kahit na ano pang sabihin, kahit na sino pang idikit kay Miss Nora Honor, kahit na pagsamasamahin ang lahat laban kay Miss Nora Honor, hindi pwedeng pantayan, higitan ang isang Miss Nora Honor na nanatiling Miss Nora Honor, reyna ng dekada at talagang mananatiling siya lang, wala nang papantay sa kanya. Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa Heart Expression. Dito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy Art. Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood at tumatangkilik ng Heart Expression. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng Heart's Expression. At nagpapasalamat po tayo sa patuloy na panonood nyo dito at patuloy na nandyan kayo para sumuporta. Salamat po sa mga nag-subscribe na at nag-like, nag-share ng video. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang YouTube channel na Heart's Expression. At i-share po natin to, i-like, tapusin ang video. Totoo nga po na wala nang papantay kay Miss Nora Honor sa lahat-lahat. Alam niyo po, hindi siya mawawala sa usapin, hindi siya mawawala kahit sa anumang bagay nandyan. Sabi nga, anuman ang usapin talagang sa Atigay ay mananatiling number one, nananatiling numero uno si Atigay. Alam niyo po, natuwa po ako dito. Sabi po na dito sa ating nabasa sa Facebook, mamaya kilalanin po natin siya, si Miss Nora Honor, ang reyna ng dekada, sabi niya, nananatiling ang superstar sa may pinakamaraming dekada awards sa kabuuang bilang nito. Sa Orion Awards, nakatatlo na siya bilang actress ng dekada. Totoo po yun, noong 1980s, 1990s at 2010s. Samantalang sa Star Award for Movies ay nakatatlo na din siya mula noong 1980s, 1990s at ngayon taon ay muli siyang paparangalan bilang dekada awardee. Si Miss Nora Honor din ang kauna-unahan at nag-iisang Pilipino artista na pinangarangalan sa Green Planet Movie Awards sa Hollywood noong 2010 na napasama sa 10 Asia's Best Actresses of Decade. Hindi po ba totoo naman po nanguna siya sa pelikulang Himala? Sa nasabing listahan ay nanguna ang pangalan ng superstar sa 10 napili sa buong Asia. Na ngayon, sa ngayon ay may 7 Actress of the Decade honors na ang superstar mula sa Pilipinas hanggang sa Amerika na mahirap mapantayan ng kahit sino man. Totoo po, no? Yan po ang sinabi ni Mr. Dennis Esplanas. Kaya Dennis, maraming salamat, no? Totoo naman yan. At si Atigay kahit saan pa idikit, no? Palaging ang pangalan ni Atigay ay hinahanay o kaya idinidikit sa mga pangalan ng mga artista, no? Maging sa kay Miss Vilma Santos, Miss Sharon Cuneta, Miss Maricel Soriano. Palaging ikinukumpara si Atigay, no po, sa pagsinabing Miss Nora Honor, para bang nakadikit ang mga pangalan nila. At talagang, alam niyo po, talaga naman ang sukatan ng tunay na sikat ay si Miss Nora Honor. Siya yung sukatan ng tunay na pinakatanyag. Kaya naman, ganyan ang kanilang ginagawa. At kumisa nga, si Atigay, maraming nagsasabi, no mo, kumbaga, hindi nila matanggap yung mga narating ni Atigay. No, syempre nga naman kung anti-Noranians, Nora Honor ka, syempre hindi mo nakikita yung kasikatan ni Atigay at pilit mong kumbaga hindi ka makapaniwala, pero totoong-totoo na sa resibo sinasabi mo ng totoo, nakikita ng lahat, hindi pa nila matanggap na si Atigay ang talagang numero uno na tatanging pinaka maningning na between. Ay, sino ba naman na nakaranas ng mga superstar na nga ayaw pang tanggapin? Nadagdagan pa ng national artist, di mas lalo na wala, kumbaga ang daming title, no? Superstar, megastar, star for all season, diamond star, at kung ano-ano pang mga stars. Pero si Atigay, hindi lang siya superstar, kundi national artist siya. At ito nga, pinag-uusapan sa buong mundo, sa angkapa. Siya yung palaging
gustong-gustong magawa ng pelikula ng mga directors, pinupuntahan pa sa bahay, no, para makausap lang. At si Ate Kay talaga namang lahat ng pelikula niya ay makabuluhan. Kay Ate Kay, kumita o hindi kumita, basta sa kanya makagawa siya ng isang makabuluhang pelikula, pag-uusapan dahil sa magbibigay ng karangalan, magbibigay ng aral. Si Ate Kay, hindi importante sa kanya yung box office hit. Naranasan niya na yan. Kung kumita, salamat. At si Ate Kay, mas sa kanya yung karangalan, yung awards na ibibigay sa bansang Pilipinas. Alam niyo po, marami nagsasabi dito nga po doon sa pinagtikit-dikit na litrato, no, ni Ate Kay, ni Ate V, ni Miss Maricel Soriano, ni Miss Sharon Cuneta. Meron nga nagko-comment dahil sa Ate Kay doon sa pelikula niyang Anito Pieta na nakadikit sa Ate V doon sa When I Met You in Tokyo. Andiyan po yung picture, eh makikita natin na si Ate Kay pinipintasan, hindi daw po mag ganda yung itsura ni Ate Kay, kung anong sinasabi. Ay nako, syempre, meron siyang Alzheimer, meron siyang nakakatarata, at saka si Ate Kay, natural. No, si Ate Kay, yung kung anong inihingi, yung ibang mga artista, hindi ko po nilalat, sinabunutan na lahat-lahat, hindi pa rin po nasira yung reband. At saan ka nakagita, paggising sa pelikula, natulog magdamag, makikita mo, naka-makeup pa rin. Yung si Ate Kay, kung anong natural, yun ang sa kanya. Si Ate Kay, no, kumbaga, yung iba, linublog na sa putik, hindi manaputikan. Si Ate Kay, eh talagang pag sa putik, putik talaga yung eksena. Yan ang talagang sining ni Ate Kay. Kung lagyan mo siya ng katarata, kung lagyan mo siya ng ano yun, kung lagyan mo siya ng balat, walang problema kay Ate Kay kasi hinihingi. At syempre si Ate Kay, sumusubok siya. Nung yung mga hindi niya pa nasubukan, eh talagang ginagawa niya yan. Talagang kay Miss Nora Honor lang tayo nakaranas yan. Kaya nga, sinasabi no, talagang sa Ate Kay, wala siyang pakialam sa itsura niya, basta kung ito ang dapat gagawin niya yan. At siyempre si Ate Kay, napakaganda naman talaga ni Ate Kay. Eh, talagang kayo mangi, siya yung tinawagan na talagang, siya yung talagang tinawag na Pilipina, Cinderella, yung kutis niya. Walang, yung mga mistisa tumabi-tabi nang dumating si Ate Kay, yung sukat niya. Kaya nga, kumbaga, si Ate Kay talagang sasabihin mo noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, no, si Ate Kay pa rin ang mananatiling superstar, national artist, wala nang dapat pang patunayan si Ate Kay. Ito po si Kefirdy Ay na bumabati ng isang magandang araw at nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.